to the mid game. So, what do you think dito, Kuya TDC? Para sa iyo dito sa unang match na to, sino para sa iyo yung pinakamaganda yung naging draft? Well, para sa akin dito, I agree sa draft dito ng PvE, Kuya Rob, kasi meron silang Harit, meron din silang Lancelot. Those two heroes, sila ang isa sa mga mabilis mag-take ng objective. Again, si Harit, once nag-run siya ng Zaman Force level 4, he can remove all the energy shields sa mga turrets as early as possible with this combination. Plus, the Lancelot, isa rin siya sa mga heroes na mabilis or pinaka almost 90% secure yung mga objectives such as turtles because of the retribution plus the Thorn Throws combo. So, kung ma-execute na maayos yung PvE, yung lineup nila, it's either early game potential ang PvE dito, mas mabilis maubos yung mga objectives such as the turtles and the turrets sa side ng LB. But LB, look at this, mas control sila when it comes to mid game to late game because they have a lot of control from the Yuzhong and also Escanor. Meron din silang burst dito ni Dian using the Kagura. Oo, yung dalawang fighter talaga dito yung kailangan nating bantayan for the side of U level. Itong lapu-lapu na to and this Yuzhong will be the one to take the early lead para sa kanila. Pero look at here, kung paano sinecure dito ng U level yung kanilang purple buff with Yato. So speaking of, yung kasi yung talagang pangalan dito ng Hayabusa, nasanay na ako, it's Yato, mga kaibigan, on the Hayabusa. Meanwhile, here on the bottom lane, masasabi ko lang dito, no, TDC, medyo magiging either main ang magsaset talaga ng tempo given sila dito ang merong Johed. Yep, I completely agree. Since with the rotation from Johed, they can control and disrupt the farm or at least the jungle control sa side dito ng Limit Breaker sa nakikita nga dito. But Kram here in the bottom lane, medyo delikado. He will be forced to use his flicker out. And kasi dalawang mage din yan eh. Ang hirap i-sustain yan, just like so. At buwang sila yung makakuha na first blood, the single attack from that Farsa will give PvE a significant lead when it comes to XP. Hindi na-anticipate ni Kram yung damage potential ng dalawang mages doon onto the bottom lane. He actually used the flicker. Tingin ko takas na siya doon eh. Hindi lang siya masyado nag-back off. Hindi niya in-expect na susugurin pa rin siya doon ng Farsa with the normal attacks. But meanwhile, onto the top lane, so far, Aid Remain here is the one to control here on the early stages of the game. Look at here onto the back lane. So ang ginagawa ngayon dito eh, no, ng PBE, itong yung kanilang Johed, talagang pinang-vision lang nila, pinang-gugula lang nila dito sa jungle ngayon dito ng U-Level. And just like that, nahihirapan ngayon mag-farm ang U-Level. Indeed, I completely agree there. Kita natin yung rotation, forcing all the flickers out as early as possible, mas mabilis sila makaka-rotate given the fact na naghihintay lang sila ng level 4 dito sa side ng PvE. So now that they know, meron silang idea na wala silang flicker, mas madali tayo makakapag-approach, maghihintay ng level 4 with the ejector plus the feathered airstrike with the stun from the Cometic Lance. Wala mauli, fire strangling, hindi aabot, but with the follow-up from Escanor, he will secure that kill on the Sparsa. Nako, Demonoid form na dito si Kram. But again, with the transition from Limit Breakers, makakuha ba sila ng Turtle dito? Hindi available or wala pa si Okok sa area ng Turtle. At mukhang magkakaroon pa rin sila ng fight. Zaman Force will be committed. At mukhang apat ang makahuli. Tigasin will able to take one down. But with the return kill from the Hayabusa, getting that double kill as well sa side ng PvE, mukhang sila yata makakakuha dito ng Turtle. But with the retribution, sabi natin Kuya Rob Luna, yung retribution plus the Thorn Draws combo, mas madali sila makakuha or makaka-steal ng mga turtles. Oh no, it was actually a good start for the U-level squad during that time kasi parang nag 1v1 exchange sila, 1-1 exchange rather dito yung kanilang dalawang mid lane wherein yung Farsa and as well doon yung Kagura dito ni Dian. Kaso kasi ang nag-transition sila, nag-gets ko yon na nandun naman na din si Kram, apat sila doon, they could potentially take the turtle. Pero kasi 'di ba in the recent buff natin dito sa turtle na to, medyo nagiging scaling na rin siya, hindi na to yung malambot eh, 'di ba, sa umpisa na turtle. So, hindi nila na-anticipate dito yung damage na manggagaling dito for Aether Main. Mababa pa naman yung death timer. That's the reason nakabalik doon yung Farsa. And just like that, medyo nagkaroon ng early lead ngayon dito ang Aether Main against U-Level. Pero kasi ang power spike kasi both of the teams is still on the mid lane, mid game eh. So, makikita natin to once Escanor is online, once Kram is online, pwede nilang pasukin dito yung back lines dito ng Aether Main. They could potentially pick off once let yung Farsa pagka medyo makunat-kunat na dito si Kram. Pero as of the moment, mga kaibigan, Aether Main, they are yet to set the tempo. Snowball ika nga, pero mukhang maiipit yung dalawa dito sa ibaba. Sandwich play attempt sa side ng Limit Breakers. Kaso mukhang nakita sila dito ni Farsa, ni Eljoy, at he will
get away and run away from the lane. At mukhang pupunta sila sa middle lane since medyo bakante ng middle lane. Oo, ang ganda ng map awareness dito ng Aether main. In-anticipate talaga nila na magro-rotate na yung U-level doon sa may bottom lane. And given, hindi pa natin na-mention dito ah, yung dalawang Pilipinong hero natin doon sa top lane, mas nakakalamang doon si Paquito. And speaking of, si Tigasin, literal na matigas. Hindi siya doon na pick off, mga kaibigan. Itong harit na to, sobrang tigas na yelo. Kuya sobrang man, tigas talaga. Plus, given the fact na Zaman Force na commit na slowing down any enemy heroes inside at medyo risky yung kung pumasok sila sa loob ng tier 1 turret. And also with the chrono dashes, talagang ang hirap plus the key inside, mas makakuha siya ng shields causing him to absorb more damage at all. And look at this, mukhang makakuha na naman. PvE will secure the second turtle of the game. But look at this, Imperial Justice plus meron pa kang Unstoppable Force pero magdi-disengage muna sila. Sabi nila, kalma muna, sandali lang. 5 minutes of the game pa lang, kakatanggal pa lang ng energy shields. Alam mo, on point dito lagi yung ano ni Choco eh, nung Lancelot, yung kanyang retribution. And this is gonna be a very good start para sa side ngayon dito ng Aether main. As the ejector will be going to Doc Man, the question is, kaya bang patumbahin to ng Aether main? And the answer is not. Pero ngayon kasi, Kuya TBZ, kumbaga kung saan pumupunta dito, nagre-react lang ngayon dito ang U-level. Going to the bottom lane, mukhang mababasagan na ngayon ng turret ang U-level here on the bottom lane. Ang mahirap dito, na-choke out na sila unti-unti. Yeah, at ito yung magiging play dito ng PvE. Control the early game as soon as possible. Map control ang laban dito ng PvE sa side ng LB. Hanggat makokontrol nyo yung jungle area ng LB, mas madali kayo magta-transition once na nag-hit tayo ng mid-game. And look at this, PvE. Si Shurby naman, mukhang focus lang tayo sa turret. Ignore muna si Hayabusa and then disengage Shadow. Kill, pero enough ba yung damage dito? Mukhang mananak up pa siya. Y2, time to run away those smart missiles. Mukhang hindi tama within the AoE, but Escanor will secure one kill aside ng Limit Breakers, pero mukhang umabol pa rin dito si Okoch with the Phantom Execution. Mukhang inahabol, physical attack hindi pa rin enough. Pinamukas sa loob dito ng Imperial Justice, but with the Thorn Rose, medyo masakit na yung damage dito, Kuya Rob. Almost half HP agad yung damage para kay Docman. Pero hindi pa sila humihinto dito. The U-level squad want to re-engage, mga kaibigan. As a Black Dragon here coming from Crab will be going in the Flame Shot. Will that hit dito coming from Dian? And that's gonna be the end of the engagement. Kuya at EDZ, it looks like basang-basa ng Aether main ang galaw ngayon dito ng U-level. Pero kasi ito yun eh, ito lang yung mangyayari dito. There is parang a silver lining for the side of U-level right now. Choco, nakakapag-farm siya dito pero at least hindi siya nakakakuha ng mga kills. So we have this point na sabihin na natin this is a 3,000 lead in terms of Aether main. Pero both of the mid turrets is still hindi pa nababasag. So in terms of going into Lord Pit, pagka lumabas yung Lord natin on the 9-minute mark, tingin ko makakasabay pa naman ang U-level, pero yun na nga, napitas nila doon ang Jawhead, pero papalag pa rin naman dito ang Aether main. Nako, nahuli dito sa loob si Dian, pero meron siyang Rash Umbrella Flea, but moving forward here para kay Kram, hindi muna sila mag-i-engage. Since tingin ko ang attempt dito ng Limit Breaker is, okay, wala na silang ultimate, we can try to go in, at yun yung ginagawa nilang opportunity to get a much more better space para sa next objective, which is the Turtle. Pero kailangan din mag-ingat dito ng Limit Breakers kasi medyo naiiwan, nakakalamang dito ang PvE when it comes to items, and that will give a go signal for Eljoy to go back and get the missing mana away. Pero Zaman Force sa bottom lane, mukhang nahuli. But with the ultimate here from Escanor, will give him enough space para hindi gaano mahuli dito. At least mabuwasan yung HP because ang next objective pa rin dito is the next, is the turtle. Yes, ito lang nga yung susunod nilang objective dito, TDZ. Nakuha ng dalawang turtle dito kanina ng Aether main. Pero ang tanong, kaya ba nilang kunin tong pangatlo? Yon ang malaking question dahil pumapalag naman dito ang U-level. And looks like another engagement na mangyayari dito with Imperial Justice na mahuli doon. Another turtle na mapupunta kay Choco. Pero mamamatay doon si Docman. At sunod mo na din si Escanor. That's gonna be a double kill para doon sa harit natin, mga kaibigan. As two members, or rather four, para dito sa U-level squad ang nabura at ang natira si Yato na lang dito at muntikan pa siyang makita doon. Di Paquito. Nako, Kuya Rob, 4-2 exchange ang ginawa dito ng PvE. Napagod ng engagement at piling-pili talaga. Alam nila na nalamang sila when it comes to positioning. And look at this, Tigasin using the Zaman Force plus the Chrono Dashes, removing another turret away from Limit Breakers. Kuya Rob, sabi mo nga kanina, di ba? Yung middle lane ang pinaka-importante at talagang mas madali sila makakuha at makakapag-rotate sa jungle area dito ng Limit Breakers. Ang naging problema kasi nila doon, during the turtle fight, pagpasok doon ni Docman, walang follow-up. Kumbaga, yes, nandun yung ganyan overturn. Kaso nga lang, ang problema,
hindi nag-synchronize eh. Yung mga layering of skill na magagaling dito sa U level. And given that sustained din yung mga fighters nila dito, mukhang may laban pang magaganap dito sa ibaba. At yun na nga, mga kaibigan, as Aider main, look at the zone out na ginagawa dito ng Farsa, pero mukhang mahuhuli siya dito, TDZ. Nahuhuli siya dito, wings by wings, plus the flicker out, pero nasunog siya ng damage with the Dockman. At mukhang si Nav dito nag-aabang din sa may brush area. Sherby is also there. Mukhang nag-aabang sila magandang target. Ejector sa likod ng wall. At mukhang makahuli sila with the Thorn Rose and the last hit. Smart missiles para kay Nav. They will pick off one member again sa side ng Limit Breakers. I really thought na hindi pa mapapatay yon doon ng Aethermain as the Ejector hindi nag-connect doon sa Phantom Execution doon ng Lancelot. Pero Dockman is actually getting a good Imperial Justice, pero laging lang mamoblema sila with the follow-up. Yun yung hindi nagsisynchronize ngayon with the side of U level. Ngayon, basag yung tore nila sa gitna. Pero look at the gold lead. Kuya TDC, hindi pa rin naman nalalayo. Almost 3,000 lang, hindi naglalaro. Kahit sabihin na natin, almost ma-wipe out kanina yung U-level. Sumasabay pa rin sila dito. At masasabi ko lang, tingin ko, yung first lord natin dito magiging mabigat as they were actually trying to get it right now. Diversion lang to, TDC. Pinapalaro-laro lang sila dito. Kumbaga, jabated lang ang clash na to. Naku, mukhang nakakuha pa sa isa. Si Shurby dito, Escanor will go down. Pero sabi mo nga kanya na Kuya Rob, diversion play. Almost 3/4 sa HP lang naiiwan dito sa lord. At mukhang humahabol pa dito ang Limit Breakers. Hinarang dito ni Cram or rather ni Navi. But with the retribution, para dito kay Choco, he will secure the next lord. So mga kaibigan, magbabuff na yung next minion wave. At mukhang ito yung opportunity ng PvE with the Feathered Airstrike. Dockman with the Tang Emblem. Sobrang kunat niya. Imperial Justice into Spiral Strangling. Cometic Lance palayo. Since alam nila na meron ng immortality ni Navi, okay, wait lang. Kalma muna tayo. Hintay natin yung susunod na engagement. Pero sa middle lane naman, again with the shadows, able to run away from that but almost killing another member here of PvE. Oh no! Najabated dito ang U-level mga kaibigan as they were torn kung ano ba yung dapat nilang gawin. Kailangan ba nilang mag-react doon sa may bottom lane or hindi nila talaga in-anticipate dito na kinukuha na pala dito ng Aethermain ang Lord. Now, it's gonna be a hard defense ngayon na manggagaling from U-level. Kaya pa nila to, Kuya TDC. This is just a level 1 Lord. Hindi pa to Luminous Lord. Kaso ang magiging problema dito is there's a possibility na maubos na ngayon lahat ng mga outer turret dito ng U-level. Yep, I completely agree. Tingin ko mukhang makakaabot sila dito. Cram, medyo out of position. Forced to use the flicker out with the Black Dragon form. Sinusubukan niyang umalis pero sumugod pa rin siya. Sinusubukan niya pa rin control dito ang members ng PvE. But look at the Lord here. Almost quarter HP sa turret ang na-damage ng PvE with that engagement. But two heroes ng LB ang matutumba. And again, they will try to go with the Zaman Force. Chrono Dash. Yes, mukhang mahuhuli naman sila sa Escanor. Escanor will go down. Spiral Strangling trying to get that additional shield pero mukhang makakuha pa sila ng isa pang turret dito habang si Shurby naman is moving split push sa may top lane. Spiral Strangling trying to clear out the cannon pero mukhang hindi pa rin tapos dito ang PvE. Ngayon sumusugod sila lima para dun sa may turret. Pinasok dito na Shurby. Mukhang hindi magandang pag-back off dito ng Limit Breakers at Quero PvE. Talagang ni-split push nila yung taas at yung bottom lane. Makakakuha naman sila sa pang turret at na-transition naman sila sa may taas. Sure be able to secure another turret out. Wala nang outer turret dito yung LB, mga kabingan. Dockman again trying to go with the Imperial Justice plus the Spiral Strangling. He will try to go and disengage with the flicker out. Yes, disengage kay Yato. Pero patay na naman dito si Yato. Pero Tigas and the Heretic will be falling down. Pero nasa gitna. Ngayon dito si Crown. Tatlong miembro dito ng Aethermain. Ang kanyang nilalabanan. Siya naman ay mawawala na lang bigla. At si Farsa, naka-double kill. Two members down ang nawala dito onto the boat squads. Kaso ang problema, Kuya TDZ, wala nang base turrets ngayon dito ang U level. At kaya lang ulit-ulitin to ng Aethermain to play it safe. Kuya TDC, kailangan lang nilang hintayin dito ang susunod na Lord at posible na tapusin na nila ngayon dito ang U-level. I completely agree. Taga, naghihintay lang sila. Pero nagkaroon na magandang space dito ang Limit Breakers. Again, with that long-range shot from Dian, with the flame shot from Dian, able to secure one out. At yung inakuha niya pa is yung pinaka-isa pang core hero din ng PvE, which is si Tigasing with this Harith. Mm-hmm. So, ang gandang opportunity yon. But the best thing that they can do right now is to play it safe. Try to get all of the resources sa may jungle area para at least makahabol sila when it comes to net worth and experience. Hindi gaano, well, medyo 6k na yung lamang dito ng gold when it comes to PvE and also with the items. Pero unti-unting nagkaka-items na rin dito si Dian and also Dockman.
much more better when it comes to his items here. Ayan, meron siyang necklace of Durance para at least makontrol niya yung HP ni Navi. When it comes to the shield with his final strangling as well, mukhang makahuli siya ng isa. Navi trying to run away. But again, with the feathered airstrike, Dokmen, mukhang masakit pa rin taga magic damage dito. Escanor trying to fight against 5 with the flicker out. Pero meron siyang chrono dashes at mahuhuli naman niya dito si Escanor. Double kill para kay Tigasin. Mukhang makakorner dito si Hayabusa. Navi trying to chase, but ito ang magandang opportunity din dito ni Hayabusa, trying to buy some time, enough time para mag-respawn ulit or ma-defend nila yung main inhibitor turret. Kaso ang tanong, enough ba yung time na yon dahil yung mga kanyang kakampe dito sa kanilang base ay inuubos na ngayon dito nila Tigasin. Sama mo pa tong Farsa as Dian is the only one is alive. Si Yato dito ang susunod as the team. U-Level is wiped out and either main getting game number one. Wow, PvE. Ngayon, ang mangyayari dito, Kuya TDC, just looking by the draft, is that yung early game natin dito, talagang magpipick off na magpipick off lang ang U-Level, trying to get, pero whenever we comes to a certain team fight, going into mid to late game, tingin ko, mas makakalamang dun yung ano eh, yung either main. Either main. I completely agree, Kuya Rob, kasi again, early game more on pick off. Kailangan mag-enable ka agad yung snowball factor dito ng ano ng LB para mas maging effective. Ang dami nilang burst potential. Again, ang magiging risky lang dito is yung laging yung initiation dito ni Tam. Siya magiging frontliner and also with the Sylvana sa side ng U-Level. Pero tingin ko enough pa rin yun. The best thing that they can do right now is to hold the game. Kailangan nilang i-delay at least. Evade yung mga early skirmishes or kapag nakita nila nag-group off yung PvE, go for the split push. Yes, I agree with you, Dot, Tads. Pero speaking of here onto the early game, ang sisimula na kaagad dito ng U-Level or rather nitong either main, yung aggression. So, it's good thing no, na it's actually UG is on the Farsa role dito sa kanilang side. Kasi yung early game dito, I'm really leaning towards dito for U-Level as they could have yung kumbaga yung power spike nila dito as early even on level 1 or even on level 2 or rather pag nag-level 4 dito yung Brody, alam mo na meron at meron talaga sila dito mapipitas given itong si Yato with the Hayabusa. But look at how the Atlas dito ni Van Bin looking on kung kailan dito kukuha ng orange buff. Good, perfect match para tumaka. So ngayon, alam nila kung saan nakaposition ngayon dito ang U-Level. Tingin ko talaga ginawa nila yung assignment nila. Alam na alam kung paano gumalaw ang U-Level. Pero at least magandang positioning din yun. At least they are able to provide information kung mag-i-invade ba si Roger, kung mag-i-invade ba yung side ng LB dito. But the matchup is currently even when it comes to the laning stages. Si Beerus at si Yuji nasa bottom lane. And habang si Van naman is just trying to get his level 4 as early as possible para ma-enable agad yung teamfight capability ng PvE. Kumbaga, ang gagawin lang dito ni Van is talagang iikot. It's almost the same playstyle what he actually did during the Jawhead game. Yung talagang nagpa-provide lang siya ng vision dito sa team while nag-stay on the silent. And that was a very crucial pick-off na manggagaling sa either main. That is the Brody and that is the hero na ini-expect mo talaga na mag-e-excel during the early game. Totoo yun, Kuya Rob, kasi alam mo naman, ang early game talaga ang scaling rather ng Brody is talagang sobrang lakas niya early game and slowly going down pag tumatagal lalo yung laban with the flicker out para kay Van. Dokmen with the Spiral Strangling trying to get him out. But again, he needs to play carefully. Still level 2 up against level 4 na Roger ni Choco. So again, just controlling the game, providing information as much as possible ang laro dito ng Limit Breakers. This gonna be a big problem for U-Level. Kasi ito yung ano eh, ito yung power spike nila eh. Itong early game na to eh. The first 5 minutes of the game, this is the window period dito ng U-Level to make a certain momentum para makuha nila yung ano, yung tempo ng laro. Pero baliktad ang nangyayari dito TDC. It was all about either main making the plays. Tignan mo dito sa gitna, Dokmen may actually get a pick off. Naku, mukhang mahuhuli siya dito with Van securing the kill plus the feathered airstrike ni Choco, rather ni Van at si Choco is sinisimulan na yung Turtle. 571 critical strike para sa Turtle dito. Pero tingin ko hindi gaano ready ang Limit Breakers for this kind of engagement. Escanor moving forward, Molten Sights at mukhang makukuha dito ni Esmeralda ang Turtle buff. Pero ang ganda ng ginagawa dito ng LB. Alam nila na okay, sige sandali lang, level 4 na dito yung Atlas. At medyo lamang sila kapag nag-group up. So, we're just giving enough space for the core para kay Karam na makapag-farm dito. Pero, tinan mo, Kuya Rob, talagang oh, no. Pick off
ang ginagawa dito ng LB. Pero si Van is sobrang kunat na with the Frigid Breath at well plus a perfect match. Mahihirapan silang i-take down yun kaagad-agad. Zone out na lang sila dito ngayon ng Atlas. This is too early to say, no? Masyadong nahihirapan na sila kagad para sa isang Atlas. And look at here, even onto the top lane, nasasabayan dito ni Sagit no si Escanor. And this is really bad news para sa side ngayon dito ng U-Level. Nako, mahirap dito. Control the side lanes, yun ang ginagawa nila dito sa side ng LB. And again, with the rotation from Choco, they're trying to get out Escanor. Will pounce but forcing a flicker sa side ni Escanor. Pero nakita nito, para silang nag-i-stock lang sila, naghahanap sila ng opportunity para makahanap ng isang pick-off para sa PvE. But LB, well, level 4 na rin dito si Dokman, trying to go for the Imperial Justice. Mukhang nahul nila si Beerus. Beerus again trying to run away. Electro final blow with the Predator Airstrike as well. Sa side down naman ni Yuji at mauhuli nila si Sure B, si Beerus. At saktong-sakto at perfect din yung target na yon para ma-prevent nila yung early game ng PvE. That was a good comedic lance coming from Escanor. Nag-wings by wings na palabas doon si Yuji. Lilipat na ng game. Kaso ang nangyari doon, na comedic lance siya, bumagsak siya doon, pero hindi naman siya namatay. Yun nga lang, ang nangyari is naipet na rin doon sa ibaba si Beerus. Good play coming from U-Level, pero the question is this enough? Kasi ngayon, may heptasy na ngayon dito yung Prodi. They have to make a play. They need to force a fight ngayon habang hindi pa malakas ang team fight ngayon dito ng Aethermain. As they're gonna be picking off dito si Van. Ang sunod, ang tanong ay wala pa naman dito sa may bandang gitna. It's most likely na ma-hold pa naman to ng Aethermain. And look at Escanor already trying to take the turtle. And Beerus, ooh, with the eye for an eye, be able to take or go away against U-Level. Pero ngayon, dito sa may turtle, mukhang nasa Aethermain na naman. At mukhang makakuha dito. Comedic lang sa mukhang dito mama. Pero makakuha pa rin ni Roger, ni Choco, ang turtle buff. But with the return kill, Escanor will go down. Pero sa Yuji, wala silang magic damage with the fatal links. Hindi enough yung combo nila. Here's Choco with the nice cleanup. Choco makakatakas pa yata dito. Cyclone ay hindi available. But with enough space from Van, Frigid Breath, hindi nyo kailangan pumasok dito at habulin yung mga core namin. 2-4-1 exchange para sa side ng LB. Unti-unting umabulit yung LB. Look at the net worth and the items. Hindi nagaanong malayo at unti-unting umahabol. And also with the itemization dito sa side ng ni Brody. Again, hepta si sabi mo nga kanina, plus transition into a BOD. So yun yung ine-expect nila. Go for the burst damage. Get Beerus as early as possible para mawala ka agad yung possible burst, yung early burst, and also hindi makakaikot yung PvE. Kasi si Beerus pala yung makakaikot dito early game eh. Kung sakaling makahuli na Fatal Links dito si Van, makakadami siya dito si Yuji and sa Gitnu. So with that early pick off kay Yuji, tinanggal agad nila yung isang malaking problema nila using the Feather Airstrike. Yes, speaking of Feather Airstrike, ayun na nga kay Yuji, pero the Feral Justice will be taking on too. Pero ang mamamatay doon in dalawang members dito ng U-Level as Beerus going to take away onto the backline. Pero napatay naman dito ni si Van ng ating Brody. But sa 2-4-1 exchange in favor of Aethermain as they're gonna taking down the outer turret here onto the bottom lane. Ang nangyari kasi doon is actually gonna be an awkward position coming from Dokman. Pag face check niya doon, hindi niya inaakala na dalawa na yung members doon ng Aethermain. It's a good thing na na-pick up pa rin naman nila doon yung Atlas. Kaso ang problema kasi ngayon dito, Kuya TDZ, is that parang hindi maganda yung nagiging trade-off dito kadalasan ng U-Level against the heroes here for Aethermain. But look at here, mga kaibigan, itong Escanor is still grasping here against Sagitnu here on the Esmeralda. So ngayon dito, Kuya TDZ, ang nagiging dilemma ngayon dito for U-Level is saan ba talaga tayo pupunta? We're just reacting kung ano yung binabato sa atin ng Aethermain. Pero ngayon, ang naisip nila, kunin na lang muna kaya natin yung turtle. At mukhang turtle nga ang kukunin nila dito. Electro final blow, mukhang inuhuli nila agad ni Beerus sa ligrip. Oh, ito pa, isa pang fatal links. Dian will go down and Beerus will take up the mage burst dito ng LB. 2-4-0 exchange. At si Yuji pa makakuha ng isa. Naku, at tatlo na yan. 3-4-0 ang magiging huli nila dito. Tagiasin with the moving forward with the, again, with the ultimate. Able to run away. But nakita mo yung confidence dito ng PvE. Talagang
kung box out ang laban ng PV dito, or trying to control the early game or trying to control the back lines first, and then iniiwan agad nila yung front lines dito ng LB. Yun yung nagiging opening dito ng Limit Breakers ng U-Level. Oh, speaking of opening dito, the Feather Airstrike will actually hit on Escanor. He's still alive with the Cotternet Inferno dito, mga kaibigan. Atakas pa naman dito ang ating Tamos as they gonna retaliate against Tigasin sa gitno. Pero siya pa rin ang mas matigas dito, Kuya TDZ. Nako, saktong-sakto Shadow Kill at Sindivan with a perfect match. At makakatakas ka agad dya with the Shadows. Pero exposed dito ang Tier 2 towers, turrets dito ng Limit Breakers, at yun yata ang magiging next target ng PvE. Kung iisipin mo dito, no, TDC, this is a perfect game para kay Van. Why? Kasi sino lang ba may Purify dito sa side ng U-Level? It's all about Docman. Look at the Feather Airstrike dito from UG. Almost na mapatay niya doon si Docman. And right now, mga kaibigan, with this lead coming from Aetherman, this is a 6,000 lead. This is definitely scary. Bakit? Alam natin na dapat ang U-Level yung nag-set ng tempo nito eh. They have this Brody, they have this damage early, pero mukhang sila pa yung nahihirapan dito sa rotation na pinakita ngayon dito ng Aetherman. Nako, totoo yan. At looking at the turrets of PvE, meron pa rin opportunity dito yung Limit Breakers na makakuha ng additional gold with those standing turrets ng PvE. Kailangan nila maghanap ng isa pang opening to get or at least to win those skirmishes against PvE. And also, looking at the item transitioning dito ni Kram and yung Hayabusa, sobrang bilis din nila makahabol or makakuha ng comeback. So, itong first lord ng game natin na to, kailangan talaga nilang mag-contest. Hindi dapat nila ibibigay yung lord. Since magbabuff yung mga minions dito, mas mahihirapan silang mag-advance. Well, paglagpas nila ng river. Kaso pero ang problema kasi nila dito eh. Look at Van going on directly kay Kram para lang i-fatal legs. Pero ang unang namatay doon is gonna be the Atlas. Ang susunod, it's gonna be Docman. It looks like U-Level pumapalag sila dito sa may bandang Lord Pit. Nakatakas pa sa Escanor. Look at the backline. Virus ngayon, hinahabol dito ng Hayabusa. Ang tanong, makakatakas ba? Hindi! Dahil si UG ang sumunod. Yung tatlong members ngayon dito ng U-Level, sila naman ang magtitake ng Lord. And Kram here with the damage na meron siya, this gonna be a quick lord para sa side ngayon ng U-Level. Suddenly, the tables have turned, TDZ. Ito yung sinasabi natin, Kuya Rob, na talagang maghanap sila ng opening, at kapag nakakuha sila ng isang objective against or isang skirmish against PvE, yun na yung hinihintay nilang possible comeback. With the super minions and also the lord pushing in, mas makakuha sila ng sustainable gold. At kita mo, Kuya Rob, pantay na ang net worth dito ng LB at PvE. So, kailangan gawin dito ng PvE is maghanap na naman sila ng isa pang opportunity, just like so. Unuhuling-huli dito si Kram. Si Kram mukhang maubos, but with the burst damage from Dian, makakuha pa rin nila. Van trying to run away, but with the shadow kill from the Hayabusa, ito na hinihintay nila. Dedire-diretso na. At may lord pa, matake down nila. Pero tier 2 turret dito ng PvE is still standing. Pero enough na yon sa tingin ko, Kuya Rob, para ma-push out nila itong tier 3 turret sa bottom. Tingin ko talaga enough na yon. Na nabasag na nila yon. Escanor, meanwhile, on the top lane is taking down the base turret. Pero mag-back away na lang muna sila as they would like to fight. Kumbaga, disiplina muna para sa U-Level squad. Alam mo kung ano ang nangyari doon? It was all about Aetherman. They are on the lead. Ang naging problema nila, pinilit nila na pasukin yung Brody sa likod. They want to do a fatal links at pasukin yun doon. Even ginawa rin yun ni Sagitnuen as well, ni Van ulit. At ang nangyari, nabaliktad na naman. It's all about Kram here making the plays and going into the right position. At kung iisipin mo, binabantayan siya dito ni Dian. Hindi siya iniiwan. Yun yung isa sa malaking factor talaga dito bakit hindi nila ma-pick off agad-agad dito ang Brody. Tingin ko yun yung ano eh, yun yung playstyle, yun yung plano dito ng ano eh, ng U-Level eh. Since malakas tayo mag-burst ng physical, malakas din ako mag-burst ng magical, sabi dito ni Dian, magsama tayong dalawa. Pag pumasok dito sa van sa loob, ang tanong, ang big question dito is, hindi pa nakakapag-itemize dito ng Athena Shield si Van. So, talaga mahihirapan siyang hulihin yung backlines. And also with the enough physical damage dito para kay Hayabusa, and also yung catch ni Docman, mas mabilis siya mag-burst out. So, posibleng gawin dito, kahit hindi si Van yung mauna mag-initiate eh, kahit siguro yung Falling Star Moon, or at least mag-separate nila yung members dito ng LB para makahabol ulit or para makakuha ulit ng lead. Pero talking about lead here, 37.5k was aside
ng Limit Breakers and also PVE naman with 34.3. Pero ito na kamo mag-sandwich play dito, nahuli dito si Dian. At makaka-flicker out pa rin siya. Enough pa yun, hindi pa rin enough. But Escanor trying to isolate the rest of PVE. Mukhang makakahabol. Hayabusa able to secure the kill here. But Escanor getting isolated. Kram and Shurby, nahuli nila si Dian. Shurby trying to run away pero mukhang hindi na makakatakas. Meron pang shadow, quad shadow dito. At Kram will secure the kill. 2-4-1. Isa pa lang ang tumutumba dito sa side ng U-Level. At ito na yata ang hinihintay ng pagkakataon, Kuya Rob. Naulit na naman yung strategy na hulihin doon yung back lanes dito ng U-Level. And it failed once again, Kuya TDZ, as the members of U-Level squad going here onto the mid lane. Ngayon, godlike na dito si Kram. Naubos naman nila dito yung mga minion wave. So there's a possibility na hindi pa naman mababasag kaga dito ang base turret sa may bandang gitna. Pero nga lang, yung ibaba, two members down. Ngayon, ang side ng Aether May. The question is, kaya bang nilang depensahan to? I think so, dahil buhay pa naman dito yung Farsa. It's all about, it's a waiting game, Kuya TDZ. Nakita mo yung damage doon ni Kram. That's a 2,000 critical. Wow. So, kahit sabihin natin, ikasa kang Atlas, kahit sabihin natin, meron kang Antikeras at Athena Shield, hindi ka pa rin uubra dyan sa critical na meron ang Brody. Napakasakit ng critical ng Brody dito. 714 ang KDA ni Kram. At hulihin talaga yan ang magiging key point ng PBE. Pero syempre, hindi ba pahuli dito ang Limit Breakers with the initiation from Dokmen again catching the right target at the right time. And also Escanor just trying to delay the game and trying to isolate the rest of PBE. Nang umahabol dito ang Limit Breakers. Endless battle pickup na dito para kay Hayabusa. So mas makakita tayo ng mas masakit na damage when it comes to his damage output mamaya-maya kapag nung papasok dito si Ban. Oh, perfect match. Mukhang nahuli din ng Comedic Lance into the Spiral Strangling plus Imperial Justice. Wala dito si Ban. At mukhang papasok din si Tigasin. Makakuha niya si Dian. Hindi niya rin naikasa. At mukhang nakikita niya yata pala ang kanyang ultimate. But sure, P-Virus. Mukhang makakuhin may isa. 2-4-1 exchange. Kram, mukhang nagdedelikado pa. Naka-takedown na naman sila ng isa. Dokmen will go down. 3-4-1 exchange. Hayabusa will be caught off guard. Choco trying to move forward here. Tigasin. Quad Shadow, nilalaro niya lang pa isa-isa. Pinaglalaroan yung apat pala with a Shadow Kill. Mukhang umahabol pero hindi pa rin yung enough. 4-4-1 PVE. Mukhang umahabol lang umahabol sila dito. And LB si Kram ang nag-iisang member na survive doon sa last skirmish. Nako, bukang papasukin siya dito, Kuya TDZ, as he actually used the flicker out. But Beerus here going 1v1 ngayon dito kay Kram. So what actually happened there, TDZ, na pick off nila, nag-sacrifice doon si Ban. Yes, napatay siya doon. Kaso, the awkward moment for U-Level was the knock-up coming from the Lord. Dahil nanakap yung dalawang members nila doon at nawalan sila ng possession. Kram, hindi siya makamove forward kasi wala na agad doon si Dian eh. The moment na namatay si Van, namatay din doon si Dian, and Kram was put in a position na hindi siya agad makaangat. And ang nangyari doon, one by one, naubos ang mga members ng U-Level. And from there, they actually almost wipe out. So ngayon, the level 2 Lord, the Luminous Lord, is on the hands of Aether Main. Sila naman ngayon ang nasa opensa. Ang tanong, Kuya TDC, do you think kaya ba ng U-Level dito na mag-hold dito sa Luminous Lord? Tingin ko kaya pa nilang i-hold to. Pero ang kailangan, nandun si Dokmen, nandun din dapat si Escanor. Isang taga-hold, isang taga-damage. But with the aggression coming in from PVE here, kailangan talaga mag-ingat ni Dokmen since the wave is already pushing into the middle lane at mukhang sasabay pa yata ang Lord dito sa next minion wave sa top lane. So hold the ground ang magiging play dito. But look at Van here, really playing aggressively. At mukhang meron pumasok sa loob, Escanor trying to isolate UG, forced to use his wings by wings. Pero transition agad sila sa may top lane, mga kaibigan. Escanor trying to run away, pero mahuhuli siya. Van, moving forward with a two-man Fatalix. Ito yung hindi nila pagkakataon dito. Tatlo agad tumumba sa Limit Breakers. Ito Dokmen pa. Sinusubukan niya mabuhay. Gamit ang Spiral Strangling. But with the Lord and the damage from PVE, huli ka ang sabi dito ng PVE with the taunts as well. PVE, that catch from Van is really crucial for Limit Breakers. At dalawang core ang nahuli nila doon, Kuya Rob.